Sige po, start na po tayo. 10:20. Sige po, before we start, let's pray. Lord, salamat sa umagang ito. Pinapanalangin namin na sa umagang ito, pangalan mo lamang yung mapupurihan, makita sa pulpitong ito. Napanalangin namin ang puso at isipan namin na maging handa at matutunan namin at maintindihan namin ang iyong salita. Gabayan mo kami sa pagtitipon na to, gabayan mo kami sa pag-aaral na to. At naway maging produktibo at kasiyasaya, Panginoon, sa iyong mata, yung aming mga gagawin ngayong umagang ito. Sa iyo lamang yung papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, amen. And po, dako na po tayo sa ating Bible study. So pangalawang week na po tayo sa biblical eldership natin. At before tayo pumunta sa susunod na topic. So before that, so magkaroon lang tayo ng short summary. Babanggitin ko lang yung last topic, kung ano yung mga main points last topic. And last week, pinag-usapan regarding sa sino ba yung leader ng isang church above the sino ba yung dapat may absolute authority over the church. So, nabanggit ni Art last week, si Jesus Christ. Then, nabanggit din dito yung distinction ng pastors, deacons, yung mga offices. Nabanggit din dito na yung bishop, elders, pastor are different names, pero iisa lang yung office nila. So, pag sinabi nating pastor, elders, so sa isang office lang sila. Then, nabanggit din yung multiplicity of elders. So, hindi lang siya one elder, hindi lang siya isang nag-oversight, nagtuturo, kundi marami. So, yung numbers of elders depende sa capacity at need ng isang church. Nabanggit din last week yung qualification para sa isang church leader. Ano ba yung qualification kailangan sa isang deacon? Ano yung qualification kailangan sa isang pastor and elders? So, una doon, yung public testimony, dapat blameless siya. Outside, inside the church. Marital fidelity, husband of one wife. Pangatlo yung domestic piety, rules his house well. Mayos dapat yung pag-command, pag-galaw niya sa kanyang sariling bahay. Sound judgment, dapat sober, self-controlled, at orderly ang isang leader. Panglima, yung social graces. Dapat maging hospitable yung isang maging elder or pastor or deacon at hindi siya rin palaaway or not quarrelsome. Hindi siya yung starter ng fight or kahit anumang disagreements. Self-denial also, dapat may self-control, not given to wine. So, para yun nga, dapat marunong siyang control kung ano yung dapat sa hindi. Lastly, yung financial integrity, not a lover of money. Then nabanggit in conclusion na lahat ng to is binded sa common saints. Hindi lang siya exhaustively or inclusively sa mga magiging elders, sa mga magiging diaconate, kundi kahit sa mga saints, applicable to. Pero may exception, kundi yung teaching. Hindi lahat is parang required or dapat magturo kasi nga may specific na tao lang or specifically men ang nasa pulpito. And then yung conclusion na yung point that pastor and deacons are to Christ are living example of encouragement that the Christian life is doable. So yun. Next na po tayo sa ano naman yung responsibility ng church? Responsibility of church leadership. Ngayon basahin po natin yung Acts 6:1-6. So may soft copy na po tayo na send diyan sa ating GC. So basahin po natin Acts 6:1-6. Ito po ang salita ng Diyos, ESV version. Now in these days, when the disciples were increasing in number, a complaint by Hellenists arose against the Hebrews because their widows were being neglected in this distribution. And the 12 summoned the full number of disciples and said, "It is not right we should give up the preaching of word
to serve tables. Therefore, brothers, pick out from among you 7 men of a good repute, full of the Spirit and of wisdom, whom we will appoint to this duty, but we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. And they said, please, whole gathered. And what they said pleased the whole gathering. And they chose Stephen, a man full of faith, of the Holy Spirit, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicolaus, a proselyte of Antioch. Verse 6, this they set before the apostles, and they prayed and laid their hands. So, ito na yung formal beginning of the diaconate, distinguishes the role between the two leadership office in the church. Ibig sabihin, ito na yung simula ng formal na pagbibigay ng pinagkaiba ng isang diaconate tsaka ng isang elder sa simbahan. Ngayon, may main problem na nag-arouse dito sa specifically sa event na to. Yung pinaka main problem, may nag-complain na isang Hellenist, so nabanggit dyan, na may nag-complain na of being neglected in food distribution. So, ang na-neglect na pagkain dito, yung mga widows and poors. Widows lang specifically yung sinabi. Then, but before that, may mga, sa kanila kasi, sa scenario na to, yung mga Hellenist, sila yung mga kumbaga may lahi silang Jews, nasa land lang silang Israel around hanggang 3 to 4th generation. Then after noon, lumipat na sila sa mga karatig bansa. Kaya isa sa mga commentary, sila yung mga Jews na may influence ng Greek culture. So and dahil din yung early church noon, dahil nga, di ba, primarily, ang pagpipreach ng gospel is sa mga Jews lang. Then, eventually, si Paul tinawag ng Diyos para magpreach ng gospel naman sa mga Gentiles. So, alam naman natin sa mga early preaching nila, kaya Jello, na mainit, may hostility talaga sa between Jews and Gentiles. Ngayon naman, dito, may two groups yung Israel, yun nga, yung Hellenist, sila yung mga Hellenistic Israelites or tinatawag din silang Grecian kasi influence sila ng Greek culture. Tapos ito naman yung mga native born Palestinians, yung tinatawag na Hebrews. Then iniisip na itong mga mga Hellenist na baka may katiwalian sa pagkain dahil nga Grecian sila eh. May inequalities, may improper distribution of food. Iniisip nila yon dahil una dahil yun yung assumption nila eh. Baka may katiwalian sa foods dahil ano lang sila doon, dayuhan. Then, dahil isa rin sa mga Jewish custom or practices na tumutulong talaga yung mga Jewish sa mga may hirap, sa mga widows. Then, dahil itong mga Grecians, kakaunti lang yung bilang nila sa society na yon. May tendency din na ma-overlook sila, hindi sila mapansin ng mga Israelites and mas mag-focus doon sa mga native Palestinians or yung tinatawag na Hebrews. And also, may language barrier that time. Dahil nga influence sila ng Greek culture, wala silang proper communication sa mga Hebrews. Then, nabanggit ko nga kanina na may part ng Jewish custom yung pagbibigay nila ng mga pagkain sa mga widows, pagkain sa mga hirap. Now, yung practices nila, every Friday, nangungulik sila ng offering sa bawat bahay. Then, that day din, tuwing Friday, nabibigay nila yung sa mga mahihirap tsaka yung sa mga widows, so yung mga walang asawa. And, yun yung way nila, ito yung way ng mga Jewish para tumulong sa mga mahihirap at sa mga byuda. However, yung mga Grecians, nagreklamo dahil yung widow nila, hindi sila nakatanggap ng food. Ito na yung main problem. Hindi sila nakatanggap ng food according sa kung ano yung binibigay ng church. So, hindi lang yon. So, may next problem pa. So, sabi sa verse 1, the work became greater than the capacity of apostles.
So, yung number one cause dito, yung Jewish expansion continues, which means, grabe yung ano, yung pagdami ng believers this time, that time. Sabi sa commentary ni J. Mack, around 20 or 30,000 yung congregation that time. So, tinry ko siya i-compare sa ano natin ngayon, sa era natin ngayon. So, isa't kalahati siya ng Araneta Coliseum at apat na beses na kasing laki ng Grace Community Church. Imagine natin, wala pang technology before, nagsishare sila ng gospel. Kaya nga, iniisip ko nga to, let's say ang ratio natin, one preacher is to 100, mahirap na mag-preach nun. Sobrang dami na. How much more yung 20,000 to 30,000 na congregation? So, and also, yung church na to, ay few months old pa lang. So, hindi pa siya ganun ka-mature, ganun ka-orderly, ganun ka-systematized yung mga mandates sa church. And also, nakikita ng mga apostles dito na masyado atang imposible na magawa yung mga logistical tasks, yung mga tasks sa isang simbahan effectively. Kasi 22 to 30,000, sobrang dami na. Then yung mga task na kailangan nilang gawin, yun nga, yung dapat masiguro nila na yung mga widows and poor mabigyan ng mga pagkain, at also yung mga church activities, yung Lord's Table, baptism, kailangan nila gawin yun in 20 to 30,000 congregation. Kaya, dahil sa bigat at laki ng congregation na to, also, may problem pa na nag-arise na nane-neglect yung mga widows ng Grecians, nagkaroon ng solution yung apostles. Ito na yung verse 3. Ang solution nila, the apostle asked the church to choose among men among themselves to do the work of benevolence. Again, inspired siya sa Jewish custom to help the poor and widow. Ngayon, may mga qualification na ibinigay dito. Una, the leader must be men. Then sabi sa commentary, itong qualification na to, hindi siya nag-i-imply ng lack of spiritual inequalities sa women. Hindi ibig sabihin na ang common argument din dahil patriarch yung authority, basic instruction, yung system ng Christianity, nagkakaroon ng counter-argument na inequalities sa mga women. But hindi ito papunta, hindi ito tungkol doon. Also, it shows an organized system to work effectively in logistics in the large congregation. Kaya sila nag-conclude or nag-result to have this solution dahil napaka-imposible kung apostles lang yung gagawa ng lahat ng task sa isang church, yung benevolence, yung pagbibigay ng mga pagkain sa food and poor. So, kailangan nila ng tulong sa ng seven, sabi sa context na they choose seven among the men. Yun yung ginawa nila. So, that's why God choose men, because this is the God's basic instruction, plan of operation in the church is for the men to be in authority. So, again, this is not about the inequalities, about the spirituality in women. So, dahil iting basic instruction ng Diyos na men should be the authority inside the church, then this should be a non-negotiable na statement about apostles. Also, dahil nga sa bigat ng task, in pragmatic sense, no, mas effective kumakilos kung yung mga lalaki talagang naatasan. Also, B, ay yung pangalawa, among you, nabanggit dito na mamili ka ng pito men, then dapat sa inyo din. So, sabi sa sa komentar, napakaganda, sinabi dito na isa sa mga mistake ng church, naghahanap sila ng mga deacons outside the church. So, may mga churches na naghahanap pa sila from other churches para mag-work as deacons sa isang local church. So, sabi dito na a deacon or yung tutulong sa benevolence dito, dapat within among you din, kasama nyo, hindi yung kukuha pa kayo ng import para
magtrabaho ng benevolence sa isang simbahan. So, it expects to choose within the church, not outside the church. And also, we should have a mature saints that will act as a deacon inside the church. So, kaya nga sabi rin sa word na responsibility ng every member na ma-qualify, ma-examine kung sino yung mga possible applicants sa bilang isang deacon. Dahil, yun nga, dapat among inside the local church lang tayo kukuha ng deacon, hindi sa ARBC o sa kahit anuman. Also, dito nabanggit na dapat may maayos yung reputation, should have a good reputation. Nabanggit last week yung bigat ng qualification sa isang elder and isang deacon. So, enough na yun para masasabi natin mabigat talaga yung qualification. Nabanggit din dito sa Acts na dapat may good reputation. They should be men whose integrity and reputation is blameless. Hindi lang sa loob ng simbahan, kundi kahit sa public testimony. Kaya may factor yung public testimony para ma-ordain ka as a deacon sa simbahan. Dahil madaling mag-pretend as a blameless inside the church. And vice versa, madali lang mag-pretend. Kaya isa sa mga examination or yung qualifying dito na tingnan din natin yung public testimony netong deacon na pinili nila. And also, last, yung fill of the Holy Spirit. Controlled, meaning, dapat controlled siya ng Holy Spirit, spiritual men. Lives not only their own, but devoted to the will of God. Ngayon, the Holy Spirit must, the fruit of the Holy Spirit must be evident sa isang applicant or sa isang deacon. So hindi siya tinatago as in the sense na ikaw lang yung nakita ng fruits. So this fruit must be evident not only to yourself kundi din pati din sa congregation. Kaya yung isa sa mga naging qualifying kung paano pumili yung mga men during this time. Ngayon, yung reason, dahil sa simbahan sila, hindi nila priority yung benevolence, hindi nila priority yung magtumulong sa mahirap, magkaroon ng organization para magkaroon ng charity. Hindi yun yung pinaka main task nila. Kundi, teacher of the church must focus on word and prayer. At nabanggit din dito yung pastoral duty. Sabi dito, the pastoral duty shepherd the souls of church members. Ito yung primary task ng isang teacher is to preaching the word and prayer. And ito yung pinaka main task ng isang pastor to teach, to oversight. And nabanggit sa verse to, sabi nila na it is not the right that we should give up preaching the word of God to serve tables. Hindi yata nararapat na pabayaan natin yung paghahayag ng salita ng Diyos tapos magsisilbi tayo para tulungan tong mga hirap. Hindi yata yun yung pinaka dahilan kung bakit sila nandun. Kundi the reason why they are there dahil to preach the word of God, to share the gospel. At also, sa pastoral and elder sa office na yon, yung way nila para ma-shepherd yung isang tupa o isang miyembro ng isang simbahan through preaching, prayer, and individual and family oversight. Kaya may mga counseling is part of oversight kung bakit minsan sa family. So, ito yung way para ma-shepherd, madala yung isang individual sa Diyos o sa wangis ni Kristo.
At nabanggit din dito yung Jeremiah 3:15. Sabi, "Then I will give you shepherds after my own heart who will feed you with knowledge and understanding." This verse is particularly to David that will become a prince among them. Nangako yung Diyos na bibigyan sila ng isang shepherd na maghahari. And we know that si David, tinawag siyang God's after own heart. At isa sa mga cross-reference nito yung sinabi ni Christ na, "I am the good shepherd. The shepherd lays down his life for the sheep." Ito yung pinaka-standard ng pastoral duty, which is he can lay down his life for the church. And through sa shepherding ni Christ, nagkaroon tayo ng understanding kung sino si Christ. Sa pamamagitan ng shepherding ni Christ, natutunan natin ano ba yung will ng Diyos, how merciful God is, naintindihan natin yung buong counsel ng Diyos. And also sa susunod na verse, John 21:15, "When they had finished eating, Jesus asked Simon Peter, 'Simon, son of John, do you love me more than this?' 'Yes, Lord,' he answered. 'You know I love you.' Jesus replied, 'Feed my lambs.'" Feed my lambs, Christ instructed Peter to feed his sheep, to shepherd his sheep. Alagaan yung mga tupa, figuratively yung mga anak ng Diyos, yung mga hinirang Diyos, kundi yung mga elect. Shinare niya yung gospel sa mga Israelites, kaya nga nabanggit ko sa una na primarily si Peter, ang duty niya is to share the gospel sa mga Jews. Then si Paul shared the gospel to the Gentiles. Then yun yung instruction ni Christ kay Peter na feed my lambs, shepherd my lambs, share mo yung instruct them, share the word of God. And also, nabanggit din dito ay yung Acts 20:28 sa sulat ni Paul. Sabi, "Keep watch over yourself and the entire flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherd of the church of God which he purchased with his own blood." Dito namamaalam na rito si Paul sa mga Ephesian elders. Ngayon, note natin, may term dito na overseers. Ito yung isa sa mga distinct role ng isang deacon at saka ng isang elder. Ang elder lang yung may task, yung office ng elder lang yung may task mag-oversight. It's either individual or family oversight. Then sinabi dito, isa rin sa mga reason kung bakit ito nasabi ni Paul, dahil in this time, may mga false teacher na gustong sirain yung simbahan ng Ephesian, ng Ephesus. Gustong i-share yung distorted gospel. Kaya, isa sa mga gusto kong illustration dito yung isang pastol na may hawak na isang tungkod, hindi lamang pang guide sa tupa, kundi panlayo din ng mga lobo or mga wolves. Kaya sabi dito ni Paul, "Keep watch over yourself and the entire flock, which is yung simbahan." So, isa sa mga task ng isang elder, hindi lang pakainin yung kongregasyon o yung sheep or yung flock, kundi itaboy din sila sa mga possible na false teacher or false teaching na pwedeng ma-influence yung congregation, na pwedeng mag-lead sa scattered, magkahiwalay-hiwalay, magkaroon ng hostility or division sa isang simbahan. Dahil yung primary task din ng isang wolves, hindi lang patayin yung sheep, kundi magwatak-watak yung mga sheep dahil nga yung mga sheep ay takot at mabilis silang mag hiwalay-hiwalay. So, sa diaconate duty naman, other logistic service works outside the preaching and prayer. So, nabanggit dito yung benevolence. Pagdating sa worship venue, materials for worship, etc. So, lahat ng duty outside preaching or prayer is the duty and responsibility of ng deacon. Then,
under din dito yung benevolence, yung pagtutulong sa mga inside the church, and may benevolence din tayo outside the church. Sa Acts 6, sa nabanggit natin kanina, yung binasa natin kanina, dito na bigyan ng distinction nga yung pastor, elder, and teacher to diaconate sa deacon. Yung ginawa ng mga deacons dito, sila yung naging responsible para magbigay ng tulong sa mga widows and poor. Then yung mga elders, teachers, and pastors, they're responsible to teach the Word of God. Ngayon, this office or the deacon helps the church mandates outside preaching. Kung bakit tayo may maayos na venue, kung bakit may mga materials tayo, technologies na nakakatulong to share the Word of God, is under the responsibility of deacon. Ngayon, sa Acts 6, sabi dito, some deacons can be preacher, tulad ni Stephen, the first martyr, but not necessary. So, hindi naman siya totally prescribed ng scripture na dapat pag-deacon kayo nagtuturo. Kumbaga, special case to kay Stephen. Dahil din sa laki ng congregation, laki din ng capacity or works na kailangan nilang gampanan, kailangan din nila ng also a preacher to share the Word of God. Again, kanina nga, di ba, nabanggit natin na 20 to 30,000 yung congregation. Then seven men's yung kumbaga yung pinaka deacon and elder na napili. Imagine kung gaano yung ratio no, para ma-fulfill or effectively nilang magawa yung mga task nila. Ngayon, may cautions dito. Caution na dapat nating pagtuunan din. Sabi dito, office bearers acting either as a dictators of the church or as subordinates the church. Overbearing leaders or wimpy leaders. Sinabing overbearing leaders, yun ngayon, nagdi-dictate sila sa lahat. Kung ano yung gusto nila, yun yung masusunod sa church. Masusunod na mangyayari sa church. Ayun, overbearing leaders, wala silang consulting sa church decision or church opinions or church perspective. Focus ng or ang basis ng decision nila is themselves. So, ito yung iniiwasan natin sa isang deacon na maging diktador, kumbaga, sa isang simbahan. Ang flip side naman nito, ayaw din naman natin ang wimpy leaders. Sila yung mga takot magsalita sa church, ayaw nilang magbigay at least ng opposite or criticisms at least in bare minimum. Ayaw nila dahil although may mga possibilities kung bakit nagiging afraid yung isang tao, but ayaw naman nating magkaroon ng deacon na as stated here, a wimpy leader, afraid, weak leader. And isa sa mga pinapromote nga din natin, uniformity of decisions. As long as iisa yung decision natin as a church, and isa nga rin sa nababanggit ni Kejelo, yung unanimous, at least, decision. And nabanggit din na there are some churches na majority wins, so it's okay na. And some of them, 60-40, 70-30. And, ayun, as long as we uniform yung decision ng isang church, hindi hati, dapat din hindi lang sa ordinance sa pag accept ng members, kundi also yung mga members have the responsibility na tumingin din kung ano yung mga necessities ng church. Huwag natin ipasa lahat ng burden sa deacon. Then nabanggit dito ni Doug Wilson na authority follows those who take responsibility. This quote, napakaganda kasi if isang elder
don't take responsibly sa kanyang task, then bakit natin siya susundin? Kung hindi siya nagtuturo ng Word of God, at least nagtuturo ng Word of God, just hindi pa sound, distorted gospel pa, then bakit natin siya susundin? So, napakagandang sa mga lesson natin before sa mga Bible class na yung failure ng isang pastor starts failure sa family nila. I think same logic sa isang deacon. Kung nag-fail siya to take response, yung i-take niya responsibility sa church, sa mga logistics, fail din muna siya sa sarili niyang system ng life. So, and magandang, kaya nga isa sa mga qualification is maayos yung paikitungo niya, maayos niyang napapagalaw yung sa sarili niyang bahay dahil yun yung single na institution na minsan nagiging basis para maging qualification. And also, sa appointment of church leaders na dapat natin tandaan, in entering the office, a process needs to be respected. Una, the desire to take the office. If anyone aspires to the office, sabi sa 1 Timothy 3:1, if anyone aspires to the office of overseer, he desires a noble task. Napakalinaw sinabi na hindi siya compared sa isang employee or isang financial assistant. So, hindi lang siya ganun. Kundi, he should have a desire to take the office. Mamaya, makita natin kung ano yung flip side or danger na ito. So, sa lahat ng applicants or sa magiging applicants, absolute at least yung desire niya to take the office. Hindi partial yung mind na for the sake, dahil walang deacons in church, mag-a-apply for this office. And yung pangalawang bullet, the qualification of gifts and grace. So nabanggit last week ni Ka-Art kung gaano kabigat kung gaano kabigat yung qualification na yon, yung mga necessary fruits para makita sa isang hindi lang common saints, also sa deacons. So itong gift and graces na daw must be evident. Again, not only to the church, but also to inside and outside of the church. Public testimony. And also sa bahay. And yung pangatlo, the confirmation of the local church. Ngayon, it is part of the church mandates to have the confirmation of the congregation. Dapat aware yung buong congregation, especially may membership tayo, yung vote ng isang member is important para maka-ordain tayo ng isang deacon. So isa sa mga napakaganda na may ganun pala tayong system pagdating sa simbahan na nagbobotohan para mag-ordain ng isang deacon. So dapat aware yung buong congregation o yung isang simbahan na alam nila kung sino yung itatalaga nilang deacon. So, yung point, the church possess the role in distinguishing the man called by God to pastor the people of God. Ang simbahan ay may gampanin na alamin ang tao na tinawag ng Diyos upang maging pastor o taga-alagad ng tagapagturo sa tao niya. Dapat alam ng isang simbahan kung sino ba dapat yung itatalaga natin bilang isang itatalaga natin para maging isang sa magiging pastor natin, sa magiging deacons natin. Hindi dapat tayo maging ignorant sa decisions dahil may factor dito yung welfare ng church kapag nakapag-ordained. Although si Kajelo pa lang naman yung applicants natin. At sa deacons, hindi pa ako sigurado. But ang principle, dapat alam natin bilang isang simbahan kung sino yung itatalaga natin. Kilala natin siya inside the house, inside his work, and under this simbahan kung paano siya kumilos. So hindi dapat to maging
stranger sa paningin natin, and it must be close to our hearts yung magiging applicants sa office na to. The church should examine the interim pastor or elders that will be part of the office. We should diligently know them according to their fruits. Kaya enough na yung qualification para ma-examine natin yung isang elder, isang pastor, at wag na tayo mag-extra biblical na qualification. That qualification is enough. May enough weight na siya para sa isang deacon at isang pastor. Then sabi dito sa BCF, Christ appointed the way to call someone to prepared and gifted by the Holy Spirit to the office of overseer in a church. He must be chosen by collective vote of the church itself. A deacon must be chosen by the same kind of vote set apart by prayer and laying on of hands as well. So, yun, nabanggit dito na yung apostles, nag-appoint din sila ng mga deacons and elders in the church. Then, tayo din bilang sa simbahan, dapat mag-appoint tayo by collective vote. Yun nga yung gagawin natin sa covenanting. Magkakaroon tayo ng voting and ordinance sa pastor, kung di ako nagkakamali, para sa elder office pa lang. And this is the task and responsibility of the church, is to qualify the applicants. Kaya lagi tayong nire-remind kay Jello na kilalanin natin siya bilang isang magiging pastor natin. Hindi tayo mas kilalanin natin siya bilang magiging pastor, bilang shepherd ng simbahang ito. Mas kilalanin natin siya kung sino ba siya. Dahil mas makakatulong yon para mas maging at least magkaroon tayo ng comfort and confidence sa magiging pastor natin. Then, sabi nga doon, through collective votes, through voting. Ngayon, sa mga hindi pa member, effective lang to sa mga member, magiging member ng simbahan. So, sa mga hindi pa member ng simbahan, so wala pa silang power to vote kung sino yung magiging sa mga ordinances. So, and I hope, no, maging dumating tayo din sa part na magiging member tayo ng simbahan. Then, yung caution number one, ito yung iniiwasan natin. First appointment. Example, appointed by pastor or church board, etc. And self-appointment. To be specific, starting ministries apart from local church. So, ayan, self-explanatory siya na hindi dapat natin pinipilit ng isang pastor, for example, para maging isang pastor ng simbahan. Kaya napakaganda, naging isa sa mga naging decision na nag-step down si Paz as part ng process. And also, no shadow appointment, na magugulat na lang tayo na may deacons na pala tayo, na may elders na pala tayo. So, again, nung binasa natin nung earlier na dapat nare-recognize ang isang simbahan kung sino yung magiging deacon. Hindi siya yung ordained na saka lang natin nalaman na siya pala yung magiging deacon natin. So, prior to ordinance, pag-ordained, dapat kilala natin yung magti-take ng office, both elder and deacon. Then, responsibility ng congregation, again, to know who are the applicants. At sa situation naman natin ngayon, this is not a product of forced appointment. I believe na hindi dito product ng forced appointment, kundi they're willing to take the office temporarily para maging organized at maayos yung simbahan natin. Caution number two, beware of choosing office bearers based on personal preference. Again, personal preferences has no room for diaconate duty or sa pagpili ng pag-ordained natin sa mga office. Enough, sufficient na yung qualifications sa 1 Timothy 3, 2 to 13.
para pumili tayo. So, hindi dahil, anya, hindi dahil matagal na siya sa church, necessarily na maging deacon or elder na agad siya. So, hindi ganon. So, may mga qualification tayong nilatag. Yung scripture, may specific siyang qualification na nilatag para maging comparison natin sa mga applicants. And even we think he is unqualified, yet qualified siya sa scripture, recognized by the congregation, may gift and graces na evidently nakikita, then yung opinions is not that valuable pagdating sa ordinances. It is the word of God must be the superior and authority sa magiging sa mga magiging desisyon natin bilang isang simbahan. Yun lang po, doon nagtatapos yung ating Bible class. And kung may question po kayo or insights or may clarification kayo sa mga nasabi ko or may mali ako nasabi, pwede po kayong magsalita at mag-ask. Sige. Sino po may question sa Bibles, sa lessons po natin? Sa Gmeet po, baka may question, chat nyo na lang po. Ay, pwede rin daw po mag-open ng mic. O na nga lang. Si Angelica daw ata, may tanong. Meron. Insight. Sige, insight. Insight. Thank you, Brother Evan, sa pag-share ng malinaw. And yun, ang ganda lang na maintindihan. Siyempre, di ba, as a covenant, nasa process ng covenanting, tapos vo-vote tayo ng mga future leaders and deacons ng simbahan. Ang ganda na maintindihan natin ano ba yung mga qualification, hindi lang based sa preference natin, kundi sa qualification na sinasabi ng Biblia. And napakalinaw ng explain. And na-realize ko lang nga, di ba, kung sa mga corporate world nga may mga organizational charts sila, maganda yun kasi nagiging organized yung isang samahan. And ang ganda nga kasi, di ba, na-emphasize doon na sinasabi na God is a God of order. And naalala ko yung sinabi nun ni Brother Angelo before na paano kaya nun na nagpipreach siya at the same time, siya rin yung aayos dito ng mga So very exhausting yun para sa part ng mga tagapagturo. And magiging tagapagturo natin in the future. And nakakatuwa lang na, nakaka-excite na dadating tayo sa point na we need to vote para sa mga future elders and pastor natin. And thank you, Evan, sa pag-share ng malinaw ng natin. Yun lang, thank you. Sige po, salamat po sa insight. Sker, may tanong.
Actually, may mga ilan, pero ito yung nakita ko na ano, sa statement ni Douglas Wilson na in-expound mo. In sa part ng kinote mo siya, o naka-quote dito, alam ko namang, ayun, yung authority follows those who take responsibility, but I guess, or I hear na ang pagkaka-imply mo is, when the yung deacons na na-ordain or the pastor itself na hindi nag-take ng responsibility. Let me correct ka kung mali. Correct me if I wrong. What you take is, if those leaders or if those someone na may position, offices, hindi niya tinitake yung responsibility niya, and we are have this, to call this one, prerogative or something na meron tayong way na para i-disobey siya kasi hindi niya natitake yung responsibilities niya. Am I right? Ganun ba yung pagkakatake mo, Ban? Bali yung responsibility na yon, hindi lang siya yung, kunyari, hindi lang nakapag, hindi siya minor responsibilities, neglected responsibilities. I'm not sure kung obedience yung term na sinabi ko, follows. Well, synonymously lang naman sila. I think, yes, disobey or not to follow their, kung ano yung pinapagawa. Kasi, in the first place, they become responsible in their, yung task, yung responsibility nila. So, it's either mag-turn siya sa disorganized yung church, kasi nga, responsibility na maging organized in church. So yun, parang mag-escalate siya para mas maging disorganized in church. Well, sa irresponsibility. I mean, sa irresponsibility tayo mag-disobey, ha? Hindi yung sa mismong word na of God na, for example, may mga caution kasi dito yung mga overbearing leaders, nagiging dictator sila. Ngayon, hindi ibig sabihin nga, let's just... I think hindi nila pwede pa, pass pa, correct ka. I think the responsibility ngayon ng deacon, nga, to organize yung logistics, yun yung responsibility nila. Hindi nila responsibility mag-dictate. So, pag ginawa nila yung responsibility nila as dictators, they're not practicing their responsibilities. Nangis mo. And see ya, Kuya Angelo po. I guess in connection dun sa sa mga cautions na binanggit yung office, pagiging dictator or overbearing or on the other hand, wimpy leaders. In connection to sa sinabi ni Douglas Wilson, authority follows those who take responsibility. Marami kasing pala decision eh. Maraming nagbibida sa leadership. Gustong mag-usurp ng authority, but they're not taking responsibility. Okay? They just want the prestige or position na sinusunod sila. But when push comes to shove, pagka nagkakaroon na ng sinong sisisihin sa maling desisyon, they're not taking responsibilities. So, ang sinasabi dito, if you take the office of deacon or elder, kung ano mang, for that matter, any office-bearing position sa church, it should be taken as a responsibility. Hindi siya... Kaya sabi, authority follows those who take responsibility. Hindi pwedeng, you're not responsible sa isang office, pero may otoridad ka. Okay? Parang ako ngayon, wala akong hawak sa kahit kanino. I'm just a brother. Hindi ako pwede mag-usurp ng authority. Okay? Wala akong otoridad sa inyo. Ang nangyari sa iba, yung mga diktador, they impose authority. Pero kapag ka tinanong, oh, sino sisisihin dito? Oh, hindi naman ako yung pastor eh. Pero nag-delete siya. Nagkaano siya. So, authority follows those who take responsibility.
Kaya kapag ka isa sa requirement ng pagiging elder or deacon, dapat kumbinsido siya sa sarili niya na gusto niya yung posisyon na yun. Alam niyang tinatawag siya ng Diyos at nag-aagree yung kongregasyon. Okay? So yung authority na pinangahawakan niya comes with the office. Okay? So kapag halimbawa meron tayong inordain natin si Brother Bitoy bilang elder James Bryan Solas de la Torre. We respect him. He is responsible because we all agreed na siya ang elder natin. Siya ang tatayo na elder natin. So hindi siya pwedeng kung wala naman siya, wala siyang responsibility, hindi naman siya in the position of office, and then nagtitake siya ng authority, wala yun, usurpation of authority yun. Okay? So, ulitin ko authority follows those who take responsibility. Sumusunod yung ano yung authority sa Tagalog? Ha? Ano daw? Autoridad. Espanyol. De, yung ano, yung kapangyarihan na lang. Sabihin na natin, yung kapangyarihan. Yung para mag-take ka ng lead sa isang posisyon. So, maraming gustong magkaroon ng authority, mag-usurp ng authority without any responsibility. Ibig sabihin, hindi sila ready to take the office. Walang, sino responsible? They're not taking any responsibility. Walang accountability. Ako na yung nag-question. Follow-up lang. Yung sa may question din ni Kermar, parang, ang borderline ba na ito kapag hindi na nila nagampanan yung responsibility nila, so nag-take sila ng authority beyond their responsibility, pwede ba tayo mag-disobey sa tinitake nilang authority na yun? Pero nasa, for example, si Chester, gusto niya magkaroon ng organization, pero hindi na siya sakop ng church, pero dahil deacon siya, pwede ba namin i-disobey yung... Si Chester ay deacon, tapos gusto niyang magbuo ng organization in the church. Well, ang rule of thumb, ang authority ng pastor, ng elders, deacons, ay nakapaloob lang sa apat na sulok ng Biblia. Outside of scriptures, wala na siya. So kung pakikailaman ko kunyari, kung ako yung ordained pastor, elder, pakikailaman ko yung buhay ninyo, kailangan, doon lang sa apat na sulok ng Biblia. So, pwede ko bang pakialaman yung mga buhay ninyo? Kung ako yung pastor, sabi sa Hebrews 13 ba yan? 17. They take care of your souls. Kasama yon. So, kasama na pagka may nilagay kayo sa posisyon, willing kayo na magpa-shepherd. Magpa-pastol. At kasama doon yung pakikialam sa mga buhay. Hindi naman to the point na overbearing. Meaning, hindi rin dictatorship. Kung ano sinabi ng salita ng Diyos, halimbawa, sinabi ng salita ng Diyos, ganito, huwag makipamatok sa hindi mananampalataya. So, we don't agree in unequally yoking sa unbeliever, sa romantic relationship, sa marriage. Ayun ang sinabi ng salita ng Diyos. Tapos, kinounsel nung elder, yung isang member na, brother o sister, mali yan. Hindi mo dapat gawin yan. Magkakasala ka. Pastor, overbearing naman kayo, pati love life ko, pinakikailaman nyo. So, doon natin may kita. Saan tumitigil, hanggang saan doon. So, pag lumabas na doon, halimbawa, dapat yung motive ng kasal nyo, gusto ko, violet. Okay. Ganun daw. Hindi na naman nasakop ng pastor yun. Bakit kulay puti yung bahay nyo? Palitan nyo ng kulay yan. Hindi na yan parte ng sakop. Ngayon, since sinasabi mo kasi, maggagawa siya ng something na ang keyword doon, labas na sa authority niya eh. Okay? Again, labas na kasi sa authority niya. So, ano ba yung authority ng deacons? Eh, ang ginagawa ng deacon ay para mapagaan ang trabaho ng pastor. Kung yung ginagawa niya ay para ma-achieve yung purpose ng trabaho niya, kailangan nating tignan yun na makabubuti para sa lahat. Hindi natin, we don't get to be too critical sa lahat ng bagay na, bakit? Walang masama magtanong, no? That's good.
Pero we don't need to be overly critical sa bawat kilos ng mga elders and deacons. Kaya nga natin inappoint yan eh, dahil para mawalan tayo ng alalahanin eh. Tapos pupulisin natin lahat naman ng kilos, bakit ganito, bakit ganyan, dapat ganito, dapat ganyan. Yeah. Hindi naman dapat yun. Pag naman. Pag ano, sorry? Responsibility, ah. Hindi right kasi siguro for lack of terms. We don't use the term na right to disobey. Di ba? Kasi hindi yung karapatan eh. Kailan tayo mag-disobey? Kapag yung pinagagawa sa atin ay immoral and unbiblical. Doon tayo mag-disobey. So, pagka hindi ginagawa yung responsibility, we have the right to call him out. Church, kaya may church discipline. Call out yun, di ba? Baka namang hindi naman sinful yung napabayaan niya. Limbawa, si Deacon nakalimutan bayaran yung ano, nakputulan tayo ng kuryente. Hindi yun naman si church discipline na agad-agad. Baka naman kailangan lang ng ano. Pero kung every month na puputulan tayo, di ba? Oo, wag naman. Yun. Baka may problema. Right. Nagiging rebellious nga yun. Parang ganun yun eh. May nakita kang flaw sa leader mo. Ay, nakitang pakinggan kasi nagkasala ka, nagkamali ka or ano. Where do we draw the line? Kapag yung ginawa niya, sin talaga, kailangan i-call out, kailangan church discipline. Pag elder, for two witnesses, kailangan mapatunayan muna yon bago siya. So, napaka-delicate ng part na yun. But again, we don't have the right to disobey. Lalo pag salita ng Diyos ang pinag-uusapan. Baka naman na-offend ka lang. Diba? Hindi ka nabati nung birthday mo. Tapos, ayoko na, mag-disobey na ako sa sinasabi. Hindi pala yan tunay eh. Diba? Nakahusga na yung pagkatao nung ano. Oo, hindi labing, di ako binati ng birthday ko. Ayun. Nangyayari yun. Question? Ano lang, yung sa kayo na kasi nagko-compute ako, so 20,000 yung estimate ni Evan, tama ba? 20,000? Ah, 20 to 30,000, tapos 7 lang yung piniling deacons. Hindi ako parang, so, kailangan ba na mabot ng 1,000 bago mag-isang deacon? Pero ano lang yun, may estimate ko lang, parang, sila pas sa ERBC kasi parang 70 sila, no? 70-50, pero meron silang 4, 3 deacons. So, yung idea pas, ayun, baka may follow-up si Chester, yung idea ko pas, 20,000 to 30,000 estimate ni Brother Evan according to his sa kanyang studies. Then, 7 deacons lang yung pinili. May ano yung wisdom call doon sa part na yun. Yun yung gusto kong malaman. Pas. Yung nabanggit ni Evan. Yun lang po. Ang take ko kasi doon, di ba, yung part ng Hellenistic Jew, sila yung sinabihan kasi sila yung napagkukulangan ng pagkain. Hindi naaayos yung bigay sa kanila. So, ang take ko doon, yung napili nila for Hellenistic Jew na deacons is specific for them lang yun. Yun yung ano ko ah. Oo, yung take ko. Actually, I beg to differ para sa lahat yun. In a sense, kasi sino ba napapabayaan yung mga Hellenistic Jews? Pero, ang effect nun, sa lahat. Kaya naman sila pabayaan, pasaway yung mga ano eh. Bumabanat ng chibog, di pa nakakain yung iba. Hindi, literal, ganun nangyari. Nalalasing nga yung iba eh. Sabi doon, nalalasing yung iba dahil
sa wine, nag-i-indulge sila samantalang yung mga balo nagugutom, di ba? So pangit ka banding yung mga Pudyo eh. Ang ubos na mong hindi, pero so yun ang question kasi, Harmar, yung ratio, paano yung 20,000 yung ganyan? Well, definitely, yung 7, hindi naman sinabi na sila lang eh. I mean, hindi naman sinabi na wala silang kinuhang tao na mautusan, di ba? So siguro it's only logical to think na may mga assistant din sila na sila ang nag namamando, no? Kasi kung 20 mil naman talaga yun, eh, paano yun? Eh, baka tapos na yung Lord's Day, wala pong nakakain. Diba? Ang dami ugasin, no? So, kailangan may organization. So, doon natin makita na problema ng Dicol. Isipin mo, sila Peter ang nag-wait sa table. Sila yung nagpapakain. Literal. At hindi nila lahat masikaso. So, kanina nagre-reflect yun sa church. Sabi na, wala pala tong mga anong to. Ayoko nang kumain dito. Di ba? Magre-reflect sa leadership. So, yung deacons, dun sila nagkaroon ng opportunity to shine. Di ba? Na magampan na nila yung trabaho nila. So, yung 20 mil, siguro there's exaggeration sa, hindi naman exaggeration, parang, are we talking about the whole Jerusalem? O lalaki lang? Or are we talking about a locality? Diba? So, I guess, kung sa local church ng Kamarin, Caloocan, ilang deacons ang kailangan natin dito? Konti lang naman tayo. Diba? Pero the more, mas maganda. Kasi at least nagkakatulungan. Kanila, Pastor Noel nga yata yun eh. Ewan ko, tama yun. Sila na nga mismo naglilinis. Sabi doon, yung mga deacons sila, parang mahihiya ka kasi mga CEO, may position sa company, pero sila naglilinis ng CR, ng ano, kalat. Ganun yung trabaho talaga nila. Kasi kung hindi, sino gagawa nun? Yung pastor, di ba? Sa simula, sa pioneering stage, eh, sila talaga gumawa nun. Pero napabayaan niya kasi. So, the key there is, yun nga, wisdom call. Kailangan, yung deacon, hirap na yung deacon, hindi sa CR, gano'n. Kumawa naman, edi mag-assign ka ng women. Ayawan na bigla eh. Ano yan? Maganda ka na eh. Sige, baka may aalma. Ay, ikaw ba? May tanong? Hindi. Yung nasabi mo kanina, yung regarding sa, guess ko naman yung sa part nung, sa church lang yung part, kukuha ng deacon. Hindi sa ibang mga churches. Since meron tayong mga church mandates, and kailangan nating punan yun, what if yung church ay may mga mandates siyang hindi napupunan, and walang sa loob ng church walang kay yung walang capability na mapunan yung church mandates na yun. Ano meron ba tayong mga any practical ways para magampanan kahit paano yung mga church mandates na yun? For example, since deacons ay ang isa sa mga purpose ng deacon is ayun nga mapagaan yung trabaho ng pastor, makapag-focus kasi yung reason, makapag-focus yung pastor sa Word of God. And yung mga deacons naman ay meron silang mga obligations, mga tasks na specific. Kasi iba-iba yung mga deacons, may mga specific tasks sila para magampanan yung church mandates. What if yung may mga church mandates tayo na hindi nagagampanan? Yun.
and walang may parang walang capability ang church. For example, ganito. For example lang naman. For example, sa finance. Walang, sa loob ng church, walang may capability to handle the finance itself sa church. Ganun. Is there any practical way para magampanan yun? Ewan ko, try ko muna magsagot, Pas. Di ko sure kung kaninong circumstances yun, yung parang may pastor sila na pinag-aral nila ng ano ng theology, I mean Bible school, then isa sa mga nabanggit dito na dahil nga responsibility ng church na makapag at least makapag pag-pray yung mag-act as deacons, then pero yung premise, how if wala talaga? Na walang, hindi ko imagine na walang, pero yun, inihisip ko kasi parang ang hirap sa isang simbahan na walang gift at least ng task as a deacon. Pero isa sa mga nabanggit doon, may mga before, ay yung last week na pwedeng ma-exercise yung gift kahit wala siyang office sa isang for example, yung mga women, may gifts sila pagdating sa finance, pag ano na mga finance, pwede ma-exercise pero wala silang office. But ang take ko, magkaroon ng, kasi as a church yung decision lagi, hindi siya individual, especially wala pang specific ordained deacons. Yung pag-aaralin siya at least the basic yung basic or ng basic task ng isang sa isang mandate, for example na lang sa finances, responsibility ng church yun na tulungan kung may napagbotohan, tulad nung sa Act 6, dahil nga namili sila, may mga qualification na binaba. Then, responsibility ng church at least makapag-produce ng isang deacon at depende sa ano yung napag-agrihan nila. Kasi nabang isa rin sa mga notes dito na dapat talaga within the local church makapag-produce ng isang gagalaw sa isang mandates ng church. So, kung practically, pwedeng pag-aralin, pwedeng tulungan ng at least ng degree or ng seminar, gano'n. Siguro pa si Pas ba may addition po. Pero pa si premier, hindi nagagampanan ng mandato? Like preaching, yung mandates ng church. Like preaching, kasama. Pero may nagpe-preach na ba? O Well, kasi kung hindi nagagampanan yung mga mandato ng iglesia, hindi pa siya iglesia, outreach pa siya. So yun. Unless magampanan lahat yung mandato, 'di ba? Doon siya matuturing na isang iglesia. So kung merong existing na outreach na kulang-kulang pa, nagko-covenanting pa 'yan. Pinagdaanan natin, kulang-kulang pa tayo. Pero ngayon, pagdating ng January, may members na 26 believers, pwede nang gawin yung mga mandato, makakapag-breaking of the bread na, may nagpe-preach na, 'di ba? So, paano kung yung iba walang gumaganap? Ano yun? Interim lahat. No? Bawa, sa finance, may cases na nagpa-pioneer, yung pastor at yung asawa talaga yung nag-handle. May ganong nang pangyayari. Pero, it's for short period of time. Kailangan ang kongregasyon, ang outreach ay makapag-select kagad mga pagkakatiwalaan. So, pinananalangin yun.
hindi not necessarily office bearer, 'di ba? Pero 'yung may kakayanan, makita niya naman kaagad eh kung meron. So, tinatanggal kaagad 'yung burden sa kayong iniiwasan 'yung contempt sa pastor kasi hindi na siya 'yung nag-handle eh. No. So, para mapangyari 'yon, tingin ko ano eh, sa pioneering stage pa lang mapipisil mo na agad eh sino 'yung mga kasama mo. Kung talagang ikaw ay napunta sa isang mission field na wala talagang kumbaga isang pamilya lang yung ano mo doon, handle mo doon, ikaw yung tumatay yung preacher, huwag kang mag-handle ng mga financial responsibility. I-delegate mo agad para maiwasan yung controversies. And then habang tumatagal, nagdadagdag ang Panginoon eh. Lumalago naman yun. Ngayon, ano ba yung mga napakahirap na mga responsibilities or mga mandato na dapat gampanan? Siyempre, sa preaching. Pero ito, nakita ko eh. Hindi ka naman naabot sa point na wala kang mapisig. Kung dumadami kayo. Bawa, sa case natin, nabawasan nga tayo, di ba? Pero may napipisil ka lagi. No, hindi, I don't think, magiging problema mo naman, kunyari, hindi man naman po problemahin yung nakapabayaan sa pagpapakain kung lang ang pakakainin. Kung isang pamilya lang yung outreach mo, di ba? Hindi pa kailangan. So as the need arises, God brings people na masaselect. Pero ang kung to answer the question, walang masama na sa ARPC may key men. Di ba? Yung mga kalalakihan na pagkakatiwalaan sa atin, yung shepherd staff. Nung wala pa yung mga ganun sa outreach natin, halos ako lahat ang ano eh. Though naka-separate ang finance. Naka-separate talaga yun. Hindi ko siya, kumbaga, direktang saklaw. No? May ibang nag-handle. Nandun si Ann. Mga babae pa nga eh. No? Pero habang lumalago tayo sa pananampalataya, naintindihan natin yung mga offices na natatransition siya ngayon, mga kalalakihan ang tumatrabaho, 'di ba? So, ganoon, nag-grow naman siya. So, walang masama basta napagkasunduan na ito ay temporary lamang. Temporal lang. Ngayon, may mga hindi nag-transition. For example, may preacher na babae. Supposed to be temporary lang 'yon. Kasi hindi naman talaga dapat eh, pero sabi kasi wala kasing tumatayo eh. Walang nagkakon eh, nag-arise na leader. Pero aware sila na nagkakasala sila na mali yung babae ang nag-preach. So, kailangan ma-actionan yun. Hindi yun pwedeng tanggapin na lang. Eh, yung iba umabot na ng taon. Parang sa loob-loob ko, edi sign ng failure yun. Nasa loob ng isang taon, wala man lang ni isang lalaki na able. Kaya yung ginagawa ng iba nga, yung binanggit, pinag-aaral nila, no? Para may ma-rise, ma-erase na tawag dito, qualified men sa position para magawa yung mandato ng iglesia. Kasi kung hindi nagagawa ang mandato ng iglesia, hindi siya iglesia. It ceases to be a church. Or not yet a church. May question pa po ba? Sa 11:30. Meron pa po ba last? Sa tingin ko, last question. Sa G-Meet po. Wala. So, wala na. Wala na po. Siguro, sa likod, si Kirby Toy, may tinatanong eh. Pero sa
Ah, sa ano? Summary. I mean yung hindi ko rin gets. Bakit bawal babae sa Dicon? Nabanggit din sa Aksik, sabi kinuman ng mga apostles na men yung pipiliin nila. Ngayon, ito yung basic instruction siyempre ng Diyos din sa mga apostles na dapat yung men yung maging authority sa deacon, sa specific na authority. Natanong na siya before kay Kajelo na how if may babae na may gift. Pwede as I remember na sinagot ni Kajelo na pwede silang magamit sa church kung may gift silang ganon, pero wala lang silang office. Bali, same sa gift ng ibang gift sa isang simbahan. May gift of teaching, lay preacher, may gift of teaching sila pero wala silang office. Gift. May mga gifts na pwedeng magamit sa church, pero yun nga lang yung pinaka-distinction nila, walang opisina. So, may follow-up. Follow-up din, nabanggit din kasi nga parang may counter-argument na bakit parang biases lagi sa lalaki yung authority, bakit hindi woman. So, yun nga, nabanggit ko din kanina, dahil ito yung inordained ng Diyos na design para mas maging systematic, organized yung system ng simbahan. Dahil isa sa mga nabasa kong argument na parang hindi usual sa isang simbahan na maging organized. Parang alien sa isang simbahan na organized yung church, may system lagi. So, yun yung misconception ng mga believers sa church. So, nung narinig nilang may system pala, organized, na men should be in authority, na may pastor and elders. So, doon na sila nag-arise ng argument na dapat babae din, pero hindi nga, ang point nun, hindi nga inequality yung pinaka nag-emphasis nun, kundi ito yung inordain ng Diyos. At yun yung dapat natin sundin. Sola Scriptura. In summary yun, Sola Scriptura. Sino pa po pwede mag, tanong and insights po. Ha? Okay na. Si Kev ito, yung may Jamie. Yeah. Hindi naman kailangan sa asawa. Kailangan faithful sa asawa. Ang hindi lang naisama doon kung doon ka kamali able to teach. Hindi requirement sa deacon na marunong ka magturo. Able to lead. So bakit lalaki? Kasi nag-lead siya. No? Hindi yun hindi siya isang menial task, kundi nagtitake siya ng authority over people. Nagko-command siya. Bibigay siya ng instruction. Base lahat sa salita ng Diyos. So, imagine, kung babae rin yun, nagtitake ng authority over man, edi na violate na kagad. Diba? So, yun yung ano doon. At, pansinin nyo, si Stephen, isa siya doon, nag-preach siya. No? Nag-evangelize siya. Kaya siya, pinatay pa nga siya, diba? So, ayun, makita natin doon na spirit-filled itong mga taong ito. Na may leadership quality sila, and some have the quality of a teacher or someone who can preach or evangelize. Kasama yun doon. Though hindi siya required. So, incidentally, kung itong deacon ay
may gifting din sa pagtuturo, hindi na issue yun na magtuturo siya. Eh, paano kung babae yung deacon? Diba? Eh, di parang inaano siya, pinipigyan. Kahit may gifting ka ng pagtuturo, huwag ka tuturo. Eh, paano nga kung may gift yung babae sa pagtuturo? Eh, magturo siya sa kapwa-babae at nakababatang lalaki. Sa family niya. Walang problema doon. Yes, bro. Sa pagtinignan natin kung culture ng ano, ng Hudyo ba o ng mga paganong Hellenist. Kasi mga Greek yung mga iba dun eh. Halo eh, no ba? So, kanilang culture. Eh, ang hatian lang, pag itinira natin ng kultura na basehan, either you're a Jew or a Greek. Yun lang naman eh. Eh, pati parehas tinamaan eh. Para sa mga Hellenistic Jew, silang magbe-benefit in consequentially, the whole church. So, yung appeal to culture, ano na lang yun? Parang, oh, sige, parte ng kultura, wala naman sama doon. So, pag sa, oh, sige, Diyos, musulod kayo sa kultura, pabalik tayo sa sinabi mo, sino ba nagtatag ng kultura? Bakit yung mga tradisyon na yan ay tinatag? Eh, ang Diyos din ang nag-orchestrate. Diba? Ayan. May follow up questions. Sige po. Siguro, pwede na tayo mag-pray. Panalangin na rin siguro natin yung food. Huwag mo na, pass. Ayun, tama. Pag-pray natin may dumating na food. O nga, no? Sige na, let's pray. Let's bow down our heads and let's pray. Lord, maraming salamat sa magang ito. Salamat sa iyong salita na patuloy kaming tinuturuan, patuloy kaming pinibigyang kalinawan sa katotohanan. We pray that this morning, this Lord's Day, that your name be glorified and honored. That your name only, Panginoon, to be adored. We pray sa mga dadating pa na maging ligtas sa kanilang biyahe, maging ligtas sa kanilang sa providence mo. Mga susunod pa naming mandato. Pinapanalangin namin na maging akasiya-siya, puri-puri ito sa mata mo. Sa aming pagkain, sa aming pagsasaluhan mamaya, naway sa pagkain, pag-inom namin, pangalan mo pa rin ang mabigyang papuri sa salamat. Pangalan mo pa rin, Panginoon, yung madakila kahit sa aming mamumunting gawa. Lahat ng ito, ipinapanalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.